Hello, Sir Mark. Isang mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Bago ko po simulang ibahagi ang kwento ko sa inyo, ay nais ko munang magpakilala. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Maha. Edad 20 mahigit na sa taong kasalukuyan at nakatira dito sa isang baryo sa lalawigan ng Aklan. Isa ako sa masugid ninyong tagapakinig, Sir Mark. Kaya naman nais ko din ibahagi ang kwentong hango sa tunay na karanasan ng aking lolo. Noong kabataan niya pa lamang, sa isang liblib na lugar sa Kabisayaan na hindi ko na lamang papangalanan pa. Naganap ang mga pangyayaring ito, dekada 70. At ang edad ni Lolo Ambrosio noon ay nasa 18 anyos pa lamang. Isang bantog na albularyo ang kanyang ama noon sa kanilang lugar. Dinarayo ito ng mga taga-ibang baryo para magpagamot ng iba't ibang sakit na gawa ng ibang mga nilalang. Kaya habang nasa murang edad pa lamang si Lolo, ay tinuturuan na siya ng kanyang ama kung paano makipagkumbate sa mga nilalang at sa mga mangkukulam. Nang sa ganoon, ay maging kahalili siya nito at maging tagasunod. Ang hindi pa lamang niya nagagawa noon ay ang makikipagkumbate sa mga aswang. Dahil sa tuwing nakikipaglaban ng kanyang ama sa mga aswang, ay hindi siya isinasama nito. Ang rason kasi palagi nito ay hindi pa yon ang tamang oras upang makipaglaban siya sa mga ganoong nilalang. Lalo na at siya ang magmamana ng kaalaman ng kanyang ama, ay kinakailangan matutunan niya muna ang lahat bago siya makipaglaban sa mga aswang. Hanggang sa isang araw, maagang umalis si Lolo Ambrosio sa kanilang bahay para magtungo sa bukid kasama ang mga kaibigan niya. May nagpapagapas kasi ng palay noong araw na yon. Kaya daladala ang karit ni Lolo na panggapas ng palay ay sumama siya sa kanyang mga kaibigang magtungo sa bukid. Noong naroroon na sila, ay masyadong naaliw si Lolo sa ginagawa niya. Kaya hindi na niya namalayan pang inabot na sila ng dilim. Habang naggagapas kasi sila ay panay din ang kwentuhan nilang magkakaibigan. Hoy Ambrosio, tara na, umuwi na tayo. Madilim na sa daanan natin. Tiyak gabing-gabi na tayo makakarating nito sa bahay. Saad pa ng kaibigan niyang si Randy. Tumango naman si Lolo at iniayos na ang kanyang mga kagamitan bago sila umalis. Habang naglalakad sila pababa ng bukid, ay hinahampas-hampas ni Lolo Ambrosio ang gilid ng daanan. Nang sa ganun, ay walang ahas na haharang sa kanilang daanan. Matataas kasi ang mga damo sa gilid ng daan. Masukal pa ito, kaya naman hindi imposibleng may mga ahas sa paligid nila. Marami na rin kasing nabalitaan si Lolo na namatay dahil sa tuklaw ng ahas sa gilid ng daanan. Kaya maigi na yung nag-iingat para iwas disgrasya. Habang abala si Lolo sa kakahampas ng mga mahahabang damo, ay may nasipat siyang matandang lalaki sa di kalayuan. Dahil sa buwan na nagbibigay ng liwanag sa kanilang dinaraanan, ay nakikita ni Lolo ang lalaki. Sandali siyang napaatras dahil bigla itong tumuwad na parabang may pinupulot sa lupa. Tol, nakikita mo ba yung nakikita ko? Pag-aalala na tanong ni Ricardo kay Lolo at napakapit ito sa braso. Oo mga tol, mukhang may kakaiba sa taong yan. Sambit ni Lolo sa kanyang mga kaibigan. Nakaramdam ng kakaibang bigat sa dibdib si Lolo ng mga oras na yon. Parabang sumisikip ang kanyang dibdib
tila nahihirapan siyang huminga. Kaya sandaling pinukpok ni Lolo ang kanyang dibdib. Dahil sa umiinit na tila napapaso siya sa suot-suot niyang medalyon ng Tripico Roma, na pamana pa mula sa kanyang amang albularyo. Ayos ka lang ba, Tol? Pag-aalala na tanong ni Randy sa kanya dahil sa nakita nitong paghampas ni Lolo sa kanyang dibdib. Tumango lang naman si Lolo sa tanong ng mga ito. Normal lang kasi yun kapag may tangan kang medalyon. Dahil sinyalis lang yun na may panganib silang kakaharapin. At hindi lang ito basta-basta dahil sa pagkakataong yun ay kakaiba talaga ang nararamdaman niya. Kinuha ni Lolo ang karit na nakasukbit sa kanyang tagiliran at kumuha siya ng 2 pirasong kalamansi sa bulsa na sumobra sa baon niya kinatanghalian. Tapos ay hiniwa niya at pinahid yun palibot sa katawan ng kanyang karit na hawak. Hindi na kasi maganda ang pakiramdam niya. At sa tingin niya ay hindi tao ang nakikita nilang magkakaibigan. Kahit na medyo may kalayuan kasi ito sa kanila, lumipas na lang ang ilang minuto, nakatuwad pa rin ang matandang yun. Subalit ng mga sandaling yun ay animoy nagsusukang aso na ito. Naririnig nila Lolo na tila ba nahihirapan ang matanda. Lalapitan na sana ng mga kaibigan ni Lolo ang matandang nakikita nila. Subalit mabilis na inawat ang mga ito ni Lolo. At sinabihang malakas ang pakiramdam niya na hindi tao ang nakikita nila. Maging alerto sila dahil kung tama ang hinala ni Lolo, ay anumang oras ay magpapalit na ito ng anyo. Dahil sa sinabing yun ni Lolo, ay nakaramdam ng takot ang iba niyang kaibigan at nagsipag-atrasan. Habang ang isa niyang kaibigan namang si Bugoy, ay tinawanan lang siya at sinabihang masyado nang nilalaman ng kababalaghan ng utak ni Lolo. Kitang-kita naman umano nila na tao ang matandang lalaking yun. Kaya naman kahit pinigilan ito ni Lolo, ay nagpatuloy pa rin ito sa paglalakad. Nang malapit na si Bugoy sa matanda, ay bigla itong napahinto sa paglalakad. At halos panawan na siya ng ulirat at takasan ng kanyang kaluluwa. Nang makita niyang biglang lumiyad ang matandang lalaki. Umalingasaw na rin ang napakabahong amoy na animoy amoy na bubulok na patay at na buong dugo. Maalinsangan na rin ang buong paligid na tila ba napakainit ng mga sandaling yun kahit na may hangin naman silang nararamdaman. Aswang yata ang taong yan, mga tol. Wika ni Randy habang titig na titig sa nilalang. Kasunod nun ay nakita nilang magkakaibigan na tila biglang nanigas si Bugoy sa kinatatayuan nito at titig na titig lang sa matanda. Saka lamang ito nabalik sa ulirat nang biglang umangil ng malakas ang nilalang na nasa harapan nito. Mabilis pa sa 4:00 kumaripas ito ng takbo pabalik sa kinaroroonan nila Lolo. Nagkandada pa at talisod pa nga ito sa sobrang pagmamadali at takot na maabutan siya ng nilalang na yon. Matapos lumiyad at umangil ng nilalang, ay paharap naman itong tumayo. Ayon pa kay Lolo, ay kitang-kita niya ang nakakakilabot na mukha ng matanda na parabang kawangis na ito ng asong galisin. Namumula ang mga mata nitong nagbabaga. Nagbabakbak ang mga balat sa mukha na tila ba naaagnas na. Mahaba ang ngusong nakanganga ang bunganga na napakalaki at naglalabasan ng mga matutulis nitong mga ngipin. Wala ring humpay na tumutulo ang masaganang laway ng nilalang na aswang sa lupa. Nakakadiri yung tignan dahil sa hindi maputol-putol ang laway na nagmumula sa bibig nito. Walang ano-ano
Mabilis na sumugod sa kanila ang aswang at akmang dadambahin na sana sila nito. Mabuti na lang at mabilis na naitulak ni Lolo ang kanyang mga kaibigan padapa sa lupa. Kaya imbis na ang kaibigan niya ang nakalmot, ay sa dibdib niya tumama ang matutulis na kuko ng aswang. Kaya naman nagpambuno na sila ng nilalang at nagpagulong-gulong sa damuhan. Hindi alintana ni Lolo ang sugat na natamo galing sa aswang na yon. Ngunit ramdam niya ang pag-init ng kanyang dibdib at pagdaloy ng dugo doon. Habang nagpapambuno si Lolo at ang aswang, ay hindi naman magkamayaw ang mga kaibigan niya. Takot na takot ang mga ito na lumapit at nagtutulakan pa. Ramdam na ramdam ni Lolo ang lakas at liksi ng nilalang na sa pakiwari niya ay hindi niya matutumbasan ang lakas nito. Hindi niya lubos maisip kung paano nagkaroon ng lakas pa sa kanya ang kaninang matanda ng lalaki na kanina lang ay uugod-ugod na. Nang malapit ng matalo si Lolo, ay doon niya lang naalala ang sinabi ng kanyang ama na sa edad niyang yun ay hindi siya mananalo laban sa aswang. Kapag kumbanting pisikal ang gagamitin niya, kailangan niyang magtiwala sa tangan niyang medalyon at kaalaman para manalo sa nilalang na kinakaharap niya. Nang mabitawan siya ng aswang, ay mabilis niyang tinanggal sa liig niya ang medalyong Tripico Roma at pinulupot yun sa kamay niya. At mabilis na hinawakan ni Lolo Ambrosio ang karit na pinunasan niya ng kalamansi. At walang habas na hinampas yun sa aswang. Pagkatapos ay itinarak niya yun sa tagiliran ng aswang. Nakikita ni Lolo na bumubula at tila ba binanlian ng mainit na tubig ang bawat nasusugatang balat ng aswang ng kanyang hawak-hawak na karit nang dahil sa kalamansing ipinahid niya dito. Malakas na pag-atungal ang ginawa ng aswang na yon bago muling ginawaran ng kalmot sa mukha si Lolo Ambrosio. Mabuti na lang at mabilis niya namang iniwas ang mukha upang hindi yun maabot ng mahahabang kuko ng aswang. Pagkatapos ay isang tagpas pa ng karit ang kanyang binigay sa aswang. Humiyaw na naman ng pagkalakas-lakas ang aswang na yon. Rinig na rinig ni Lolo ang ingay na ginagawa nito na parabang kinakatay na baboy. Kaya inundayan pa ng inundayan ni Lolo ng taga ang aswang hanggang sa hindi na nakayanan ng aswang at sa isang kurap lang ni Lolo ay nagmistulang aso na ito. Pagkatapos ay tumakbo na papasok sa gilid ng kagubatan. Subalit bago pa man ito makalayo ay nakaabang na pala ang mga kaibigan ni Lolo. Hawak-hawak ang kanya-kanya nilang mga karit na ginagamit sa paggapas ng palay. Pinagtulungan ng mga ito ang nilalang at walang habas na pinagtatagpas. Ngunit kahit na marami na ang sugat ng nilalang, ay maliksi pa rin ito at nakatakas pa ng tuluyan. Dahil sa naubos ang lakas ni Lolo sa pakikipagbuno niya sa nilalang na yun, ay doon niya lang naramdaman ang paghapdi ng kanyang dibdib. Nang tignan niya yun ay halos mapuno na ng dugo ang damit niya. Doon lang niya lalong naramdaman ang sakit at kirot nito. Kamuntikan pa siyang bumagsak sa lupa. Mabuti na lamang at mabilis siyang nasalo ng kaibigan niyang si Randy. Nagsilapitan na rin sa kanya ang iba pa niyang mga kaibigan para tulungan siya. Ayos lang ba kayo mga tol? Pag-aalalang tanong ni Lolo sa kanyang mga kaibigan. Tumango lang naman ang mga ito sa kanya at tinanong kung ayos lang din ba siya. Mukha ba? Lintik kayo. Dinaig niyo pa ang aso sa pagkabahag ng buntot niyo. Natatawang wika ni Lolo habang sinusubukang maglakad. Napakamot na lang naman sa batok ang mga kaibigan niya dahil aminado ang mga ito na natakot talaga sila.
Tara na, uwi na tayo. Baka mas lalo pa tayong abutan ng hating gabi sa daanan. Paanyaya ni Lolo sa kanyang mga kaibigan at naglakad na nga sila pa uwi. Dahil sa pakikipagbuno ni Lolo, ay iika-ika na siya kung maglakad. Marami din kasi siyang kalmot at sugat sa katawan ng gawa ng aswang. Habang binabagtas nila ang daan, ay panayang pag-uusap ng mga kaibigan niya na kung ano na ang gagawin nila kapag bumalik ang aswang at may kasama pa itong iba. Bakas sa mukha at boses ng mga ito ang takot na nararamdaman nila. Gustuhin man kasi nilang magmadali na umuwi o tumakbo na lang, ay hindi nila magawa. Siyempre, hindi naman pwedeng iwan nila si Lolo Ambrosio na iika-ika na nga ito sa paglalakad. Huwag na kayong mag-alala pa sa aswang na yon, dahil siguradong hindi na yon aabutan pa ng kinabukasan. Dahil sa kalamansing nilagay ko sa karit ko, kaya hindi nagagaling pa ang sugat nun hanggang sa ikamatay ng aswang na yon. Paliwanag ni Lolo sa kanyang mga kaibigan, nang sa ganun ay maibsan naman ang takot na nararamdaman ng mga ito. Kahit na mabagal ang kanilang paglalakad pa uwi, ay matiwasay naman silang nakarating sa kanilang baryo. Nang makita ng ama ni Lolo Ambrosio ang kalagayan niya, ay kaagad nitong ginamot ang mga natamu niyang sugat at kalmot galing sa aswang. Tinanong sila nito kung ano ang nangyari at bakit ganun na lamang ang sinapit ni Lolo. Samantalang mahigit sa 5 katao silang magkakasama, bakit si Lolo lang umano ang may tama at mga sugat? Hindi naman na nakasagot pa ang mga kaibigan ni Lolo at nagbabatuhan na lamang ang mga ito ng tingin kung sino ang mga ngatwiran sa kanila. Alam mo naman tayo na walang laban ng ordinaryong tao sa mga nilalang na yon. Kaya ako na ang humarap sa aswang para masubukan ko na rin ang kakayahan ko kung kaya ko na ba makipagkumbante sa mga aswang. Sambit ni Lolo. Hindi ba't sinabihan na kitang hindi ka pahanda? Sana ay tumakbo na lang kayo. Tignan mo ang sinapit mo. Kung natagalan pa kayo sa pag-uwi, ay siguradong mauubusan ka na ng dugo. Seryosong wika ng kanyang ama. Hindi bale, at nalapatan na kita ng paunang gamot. Magpahinga ka na, at magsiuwi na kayo, Randy. Mag-iingat kayo. Salamat sa paghatid sa anak ko. Dagdag pa ng kanyang ama. Nagsipagpaalam na rin naman ang mga kaibigan ni Lolo. At nang makalabas na ang mga ito, ay inakala ni Lolo na papagalitan pa siya. Subalit nang sila na lang dalawa ng kanyang ama, ay tinanong siya nito kung ano pa ang ibang nangyari bukod sa pakikipagbuno niya sa nilalang na aswang at paano niya nalaman na aswang ang kinakaharap niya. Naramdaman ko kasing uminit ang suot kong medalyon, Tay. Doon ko nakumpirmang hindi nga tao ang nakikita namin. Saka ginawa ko ang tinuro mo sa akin na lagyan ng kalamansi ang karit o anumang panglaban sa aswang. Habang nagkikwento ang lolo ko, ay napapatango lang naman ang kanyang ama. Matapos yun ay sinabihan siya nitong masyadong maaga pa para sa ganong pakikipaglaban ni Lolo. Subalit panahon na mismo ang nagsasabi na handa na sa kahit anong kumbante ang lolo ko. Matapos ang pangyayaring yun, ay mas lalo pang nagpursige ang Lolo Ambrosio ko na matutunan ng lahat ng kaalaman ng kanyang ama. Imbis kasi na matakot siya sa naranasan niya, ay mas lalo pang lumakas ang loob niya para tuluyang pasukin ang mundong kinaruroonan ng kanyang ama. Maging ang panggagamot at panghunguha ng medalyon at pakikipaglaban sa ibang nilalang ay ginagawa na rin ng lolo ko.
Magmula nga noon ay wala nang nababalitaan pang aswang si Lolo na gumagala at nanghaharang sa bukid na yun. Maging sa mga kalapit baryo nila ay wala na siyang nababalitaan sa kadahilan ng magkaroon man lang ng kahinahinala ay agad niya itong pinupuntahan para tugisin ang mga nilalang na nanggagambala sa mga inosenteng tao. Makalipas nga ang ilang taon ay naging isang batikang albularyo at antingero ang Lolo Ambrosio sa kanilang lugar. Hanggang dito na lang po ang kwento ng aking lolo, mga kasandata. Maraming salamat po sa pakikinig, lalong-lalo na sa iyo, Sir Mark, na pinaunlakan mong maibahagi sa inyong mga tagapakinig ang kwento ng lolo kong si Ambrosio.